Hola! Hello! Hello mga ka-dreamers! Kumusta po kayo? Well, ang inyong ate ay annual leave this time, so I have time to vlog. At the same time, give you knowledge, skills, how to attract fortune. Yes, pero ngayon, gusto ko kayong turuan at bigyan ng advice how to read tarot cards. Yes, at yan ang topic natin ngayon, ang tarot cards. Yes, napapanahon na maraming nagbablog about using tarot at the same time proclaiming destiny, future. Well, hindi po masama dahil ang tarot ay isang tool para malaman natin ang ating future at magtatanong tayo sa kanya kung meron tayong mga problema. Yes! Pero, mga ka-dreamers, dapat alam natin ang do's and don'ts at ingatan din natin, diba? Na huwag tayong masyadong maapektuhan ng mga vibes at tayo ay marunong manalangin. Well, sa lahat po ng nanonood ngayon, medyo hagardalo na ang lola nyo kasi naghugas ng pinggan. Siyempre, ang mga kamay na maswerte ay medyo nabasa. Pero kailangan nating magtrabaho because wala naman akong katulong. At siyempre, ang mga gawain bahay ay importante para maging maganda ang pasok na swerte. At bago ako magpatuloy about the tarot cards, gusto ko munang batiin ang mga bagong kaibigan. Of course, nandiyan na si Rod TV. At syempre, si Nems or Yams 15 TV na nanonood ng mga vlogs ko. Shout out to you! Bagong kaibigan, Jose Forzado Official TV. Salamat sa panonood mo sa channel ko. Pati na rin kay Ron Ron Palaboy, Sawyer Vlog. Yes! Salamat sa pagtangkilik mo sa aking channel. At may bago rin tayong kaibigan, Annalyn Indigs Life. At syempre, ang malapit sa aking puso, ang ka-OFW ko, ang BFF ko, si Cat or Kitty Cat TV, na marami ako natututunan sa buhay at the same time, very positive. Yun lang po. At later, pag-usapan natin ang tarot! Welcome to Chrissy Etchon's Vlog. Kumusta po kayo? Kumain na ba kayo? Magchikahan naman tayo. Yeah, a while ago I said we'll talk about tarot cards. At i-share ko sa inyo kung ano ba ang tarot card. Yes. So, pasensya na po kayo as in medyo nanginginig-nginig ang aking lips. Medyo nanginginig-nginig ang aking mga ngipin. Alam niyo ba kung bakit? Dahil nasa bansa akong malamig. This is it. As in, napakalamig po. -1 degree. Can you imagine? Yung pong kalsada, yung mga espalto, at yung green grass of home, yung mga greenery, at mga bubong, ay frozen. Kulay white na. So, a bit scary, at pag malamig na ganyan, hindi natin nararamdaman, pwede tayong magkaroon ng hypothermia. Kaya dapat, protect ourselves. Kaya nga po, may nakalagay akong a little bit shawl
here na pampainit ng katawan. At syempre, kumain na ba kayo? Anong ulam nyo, mga ka-dreamers? Mga friends ko here watching me. Well, ako, nag-brunch lang ako. Kumain ako ng burger steak with 4 pieces of toast. At syempre, kumain din ako ng mani. Yes! Para magising naman ang aking diwa at medyo buhay na buhay. Mani po, yes. Peanut. Hindi po buhay na mani. Siya ay yung peanut. Yung ating like that, like ginagawang peanut brittle, ginagawang rose toasted peanut. Yon, ang kinain ko po yung dry roasted peanut. Medyo, alam niyo naman ang lola niyo, kailangan sparkling teeth pag nag-vlog. Eh, medyo, di ba may mga tinga-tinga, medyo na-conscious ako, napansin ko kanina, kailangan mag-mumog! Yes! Pero very eager to vlog. Siyempre, chikahan lang naman muna tayo. So, mamaya mag-change costume ako dahil look at my costume, medyo manipis siya. Medyo 3/4 nga po siya, yeah. Pero, yung tela niya, parang pumapasok pa rin at tumatagos pa rin ang lamig. Yes! Kung nasa Middle East tayo, like Abu Dhabi, alam niyo naman doon, tumatagos yung init, tumatagos yung rays of sunshine, tumatagos talaga yung sa skin mo, ang sakit sa skin, the scorchy, you know, the heat of the sun, yeah, yung napakainit. Dito naman po, tumatagos sa likod natin yung lamig. Kaya itong damit ko, medyo conservative pala siya sa harap, pero pagdating sa likod, at saka ano siya, ano po pala siya, anong tawag doon? Midrib. So, labas ang chanelia, mirasol, at labas din ang bakle, bakneneng doon sa ano. So, medyo ginaganon ko nga po, di ba? Kasi wholesome tayo, may mga batang nanonood. Shout out kay Little Mary, how are you? Alam ko hindi ka pumasok ngayon, di ba? Kasi ang lamig-lamig po. At saka maraming bata ngayon ang hindi pinapasok sa school dito sa UK. Kasi nga, because of the pandemic, pero it's their choices, di ba? Yung parents nila. So, Little Mary, stay indoor, be happy. Well, back to the topic. Diba? Napupunta tayo sa mga buhay na mani, napupunta tayo sa mga weather-weather. Well, our topic for today is the tarot. Ito nga po, pinapakita ko sa inyo ang aking tarot card na nasa sa akin na more than 20 years. As in, talagang half of my life, nasa akin na ito. Ito ay nirigalo ng aking professor sa masters sa graduate school na syempre kilala ko pa rin siya at namimiss ko siya, si Doktora Briones. Yeah. Nasaan na kaya si Doktora Briones? Siya ang nagregalo sa akin ito dahil naramdaman niya daw ang aking psychic ability at sinabi niya na marami akong matutulungan at magagabayan ng kapalaran. Okay? So, napakaganda dahil hindi po ako bumili talaga ng tarot card. Unang-una, hindi po talaga ako nagbabasa ng tarot card. Mahilig po ako magpahula. Pero once I got this, automatic po na talagang naramdaman ko na meron kaming relationship ng tarot na ito at talagang this is destined to be mine. Yes, ang aming relasyon ng tarot na ito ay on and off. Minsan kasi sensitive siya. Minsan ayaw niya magpakita at sinasabi ko nga sa ibang vlog ko, minsan pag gagamitin ko na siya, itatago ko, ilalagay ko sa bag ko, minsan mawawala or minsan aalisin ko or minsan talagang hindi nagpapakita. Hindi naman sa tinatakot ko kayo dahil ang tarot ay buhay. This is an effective tool that can guide us with our future. If we have some questions regarding our problems, regarding our relationships, it's best to consult the tarot. But, ka-dreamers, there are consequences. Kung ikaw ay willing na willing magkaroon ng tarot card, you will buy it, and you will possess it for the rest of your life, kailangan pangalagaan mo rin siya. May extra care. So, sabi ko nga, this is 20 plus years with me, but I managed to make it still good condition. At talagang iniisa-isa ko yan minsan. Ginagamitan ko ng papel, nilalagyan ko ng, you know, pinupunas-punasan ko siya para
it will be a lovely cards at saka matagal ang aming samahan. May mga time din na napapanaginipan ko siya, nakikipag-usap siya sa akin at sinasabi niya na no Chrissy, huwag mo dalhin, huwag mo akong dalhin doon kasi may negative. So sometimes ayaw niya na makipag-jump sa mga negative people. Kasi ang tarot is gabay, is very positive. So as a psychic, I have to make sure na I help people. So ginagamit ko rin yung aking kaalaman sa social psychologies, humanities, and ethics, as well as philosophy in life. So kailangan, pag meron ka nito, meron kang advocacy. Hindi lang para sa sarili mo, hindi lang basta kumita, basta kailangan meron ka ring vision and mission. Yeah, hindi lang basta kikita ka or sisikat ka kasi may consequences ito. Unang consequence, number one consequence if you possess a tarot card is the economics. Which means to say, pwede kang maging makakalimutin, pwede kang mabaon sa utang, at pwede ka ring hindi kumita. Diba? Kasi, pwede rin niyang, I know, this is positive, pero pwede ka rin niyang, pwede niya rin baliktarin ang kapalaran. Kung yung binasahan mo na tao ay may negative intentions, pwedeng mapunta sa'yo yun. Yes, kung hindi ka marunong mangontra o wala kang psychic ability to, you know, balance the law of nature. That's why during my first series of vlogs, I discuss about the elements of nature. Kailangan meron siyang balance for longevity. Dahil, second is pwedeng higupin ang energy ng taong tarot reader. So, pag hindi ka malakas inside you, kung wala kang tools to magnify the positive energy, and pwedeng higupin yon, di ba? At number three, na consequence, kung meron kang tarot card, ay pwede mong ikamatay. Yes! Hindi sa tinatakot ko kayo. But, these tarot cards can harbor bad curse and spirits. Alright? Hindi naman sinasabi kong huwag kayong bumili or I'm not saying na you have to be, you know, I just wanna say you have to be extra careful. Pag hindi mo alam at wala kang gift, mahihirapan ka. Ngunit, the good news is, pwede pong pag-aralan. Yes, kasi meron siyang total of 72 cards. Yes, ang tarot is, meron siyang total of, not 72, it's 78 cards. Yeah, ang major arcanas, which means yung mga queen, king, the star, the justice, the emperor, the empress, they are the major arcanas. They are powerful. At yun namang 22 siya. At yun namang minor arcanas or yung minority ng tarot cards ay yung mga swords, cups, flowers. Yes, na makikita natin dito. Yung mga barriers, yon ang minor arcanas. So, pipick up ko ng tarot at sasabihin ko kung ano ito, ha? Okay. So, it's this one. It's four of flowers. So, this is a minor arcana, which means minor. It's a flower. Okay? So, nandun siya sa 56. So, kaming mga psychic, alam na namin kung paano ito ipipick ng aming client at paano namin babasahin. Dahil sa nguso pa lang nila, sa mata pa lang nila, when you're a psychic, alam na namin yung pipiliin nila. Nababasa na namin, di ba? Even without the crystal balls. Yes. And then, ayan, pipili ulit ako ng isang card. Yan. Para sabihin sa inyo, ito. Si King of Cups. Ayan. Kita nyo po. Si King of Cups naman ay isang major arcana or talagang pambungad talaga, major. So, which means to say, mayora, may pamayor. So, alam na namin basahin kung ano yon, anong ibig sabihin nun. So, it's intertwined. It communicates, the tarot communicates to me, to the client, and to the entire 12 elements. Ang pagkulog,
ang pagkitlat at ang pag-ulan, di ba? At hindi nyo alam na sinasabi ko nga sa 12 elements, ang ice, ang snow, ay part din ng elemento. So, ngayon, sana nakatulong ako sa inyo. Yung advocacy ko nga pala with my tarot ay Aura et Labora. Aura means prayer at yung Labora means labor, which means hard work. We need to be honest on our jobs. We need to be extra careful working, and we need to look after ourselves and look after other people. Sa mga OFWs na kaibigan ko na nag-watch sa akin, kung gusto nyong magpa-vibes at gusto nyong bigyan ko kayo ng swerte, stay tuned to my channel. Like, please, like, and subscribe. Diba? Para naman magabayan ko kayo at ma-practice ko ang aking advocacy properly. Actually, lahat tayo magkakaibigan. Lahat tayo pantay-pantay. Anong sagot? Bakit tayo pantay-pantay? Dahil lahat tayo ay ipinanganak ng nakahubad. Meron bang nakaduay na ipinanganak? Meron bang nakagaw ng ipinanganak? Nung lumabas ka ba sa sinapupunan ng iyong nanay, naka high heels ka na? Diba hindi? So lahat tayo, mga Pilipino, lahat tayo, iba't ibang lahi ay pantay-pantay, nagmamahalan. Diba? Walang mataas, walang malaki. Lahat po tayo may mga puso. Kaya ngayong taon na to, 2021, tayo palaging manalangin at palaging mag-alay. Mag-alay tayo sa ating mga hungry ghosts. Dahil kahit ako, nararamdaman ko na very positive ang pag-aalay sa mga hungry ghosts. Ngayon, bibigyan ko kayo ng, sa lahat ng mga nanonood, kukuha ako ng card. At sasabihin ko sa inyo kung ano ang pwedeng mangyari sa inyo ngayong araw na ito. O diba? Kung maganda ba o hindi. Pipili lang ako ng isa at paano ko interpret para malaman nyo naman kung paano ituturo ko sa inyo. Tadaan! Oh! I'm using a Spanish tarot card. So, ang nabunot ko para sa aking mga supporters, sa mga nanunood, at mga nagmamahal kay Madam Chrissy, ay Queen. Queen of Flowers. Yeah. Siya ay si Reina de Oros. Flower. Which means to say, lahat kayo na nanunood sa akin ay pagpapalain. Lahat kayo ay magkakaroon ng good vibes at whatever you wish, whatever you command for your life, for the goodness of the mankind, for the goodness of your family, your neighbor, and of course yourself, it can happen. Because lahat po tayo nagiging positive at nagbibigyan tayo ng ugnayan. At ang tarot card ko, the Spanish tarot cards ko, very positive siya ngayon. Alam nyo ba, nung bago ako magsimula, nung dinadampot ko siya at binibilang, nahulog siya all over. Parang may sinasabi siya sa akin, pero hindi siya nagpakita ng, nahulog siya lahat naka, ano, lahat naka ganito. Wala akong nakita, walang nagpasilip, walang meaning. Kasi minsan, kagaya ng ginagawa ko noon, biglang may lalabas, so kailangan kong interpret. So Queen! Oh, maswerte ito. Maswerteng paraha. Ganun lang. Ngunit, kung ito ay nakaganyan nung binunot ko, baliktad. Diba? Maaring ito ay may ibang kahulugan. So, kaming mga psychic, ginagamit nga namin ang elemento, ang aming taglay na kapangyarihan. Ito ay kapangyarihan lamang at ito ay temporary, hindi siya permanente. Maaring ang gift na yon ay regalo para sa amin ng Panginoon, ng mga fairies, ng mga angels. Ngunit, maari ding mawala. Yes! Yun lamang po ngayong araw na ito. At sana, nagabayan ko kayo at nakita nyo at nakilala ang inyong Madam Chrissy at ang kanyang Spanish Tarot Card.